Kasama ko po ngayon si Ma'am Mary Joy Dacuno. Nagpapatulong siya na mabawi ang kanyang anak mula sa magulang ng dating kinakasama. Pinagbabantaan pa daw kasi siya na magkakamatayan muna bago ibigay sa kanya ang kanyang anak. Ma'am Mary Joy, magandang tanghali po. Ilang taon po yung bata? 4 na taon po, sir. 4 years old. Hindi po kayo kasali? Hindi po. Ang lalaki ay si Jeric Ferrer. Yes po, sir. Bakit ganun sila magsalita, magkakamatayan at ay ibigay sa'yo? Anong problema kasi nila? Kasi po yung gusto po nila, bayaran ko daw muna po yung ginastos nila lahat-lahat sa bata, yung pag-hospital at pagyaya po ng nanay nila dito. Nagpapabayad sila bago matubos yung anak. So, yes, meaning, ginastusan nila. Yes, meaning, po. Sila ang nag-aruga sa bata at nasa ang kanoon mga panahon na yun. Naghahanap po ko ng trabaho, sir. May trabaho ka na ngayon? Opo, sir. Gano'ng katagal mo ipinaubaya yung baby mo dun Bali sa kanila? Po yung iniwan ko yung bata po, 1 year and 6 months po. Binubugbog po ako ng dati kong kinakasama, sir. Halos patayin po ako sa pambubugbog nun. So yun ang dahilan kung ba't kayo nagkahiwalay? Yes po. Wala po akong kamag-anak po, kaya nag-decide po ako kahit labag sa loob ko po, sir. Iniwan ko po yung bata sa kanila. Pero dinadalaw-dalaw mo naman o kinukumusta mo yung bata habang ikaw ay naghahanap ng trabaho? Hindi po sa ganun po yun, sir. Mahirap po kasi po, sir. Sila rin po nagsabi sa akin, mahinit po ako kay Jeric. So, ngayon ang baby mo ang nag-aalaga, yung parents nitong si Jeric. Yes po, yung mama niya po. Magkano raw po ang gusto nilang ibayad mo bago kasi mo makuha yung baby? Nandito po yung text niya po sa akin noon, matagal na po. Magkano raw po? Wala naman po sinasabi, basta po may resibo daw po siya. Okay, gaano katagal nilang inalagaan to? Mga 2.5 years? Yes po, sir. Noon pa po, nakiusap po ako sa kanila na kukunin ko na po yung bata. Kasi ayaw po, nila. Pasaway po yung tatay. Ito na po, si Renia Ferrer, ang ina ng dating kinakasama. Magandang tanghali po sa inyo, Nanay Renia, Madam. Yes po. Magandang tanghali din po. Hindi po magandang aming tanghali ngayon, Madam. Kasi nga po, meron po ditong masamaan loob dahil gusto niyo po pabayaran sa kanya bago niya makuha yung kanyang baby sa inyo na inalagaan niyo ngayon. Hindi po naman yung totoo, sir. Ma'am. Kasi nagkita pa kami nung dumating kami ng loanes. Ako nag-inquire sa kanya, sabi ko, darating ako dyan. Gawa na yung asawa ko na hospital sa halip na magbibisita ako sa aking asawa. Siya inuna ko, sabi ko, mag-meet ka sa anak mo, malaki ng anak mo. Siya po ang may problema, hindi ako. Hindi ko yan tinatagong anak niya. At saka wala naman ang problema na magpasyal siya sa amin. So, dahil wini-welcome ko naman po yan. Hindi naman iba ang tao, ang turing ko dyan sa babae na yan. Mie, bigay niyo naman po sa akin yung anak ko po. Sabi ko, Joy, sa'yo, di ba nagkita tayo nung lunes, bakit sinabi mo dyan na tinatago ko yung anak mo? Kasi po, alam ko po. Inahin ko nga si daddy mo, inuna ko ikaw, makinig ka muna. At saka nabigay ka pa nga ng mga pasalubong mo sa anak mo. Sabi ko, mag-antay ka, mapapasa iyo yan. Huwag kang sumabay sa mga problema namin, lalo na sa kay Jeric. Kasi ngayon may problema ka pa kami sa papa niya at saka sa kanya. Nakikisabay ka, di ba sabi ko sa'yo, matanda na ako, maging iyo yan. Hindi ko yan tinatago, hindi yan maging akin, iyo yan. Hindi ko na yan kaya alagaan balang araw. Ano ka ba? Nanay, sandali po. Payagan na po natin magsalita itong si Ma'am Mary Joy. Mi, kailan niyo po ibibigay kapag may ulan na po kong karapatan sa bata? Noon pa po, gusto ko nang kunin sa inyo yan. Ayaw niyo po. May mga sinasabi po kayo sa akin sa text. Binantaan niyo pa ako na idadamay niyo ako sa kasalanan niyo. Sakit po sa akin yun, Mi. Ako pa may kasalanan pagkatapos na lumaki yung anak mo sa akin. Ako pa may kasalanan. Yung nasa hospital nga, hindi mo nga kami pinuntan, nakakailangan ko yung PhilHealth mo. Ako bang may kasalanan ba? Nakipagkita ako sa inyo nun, May. Kaso naano na po, ha? Na-admit na po yung bata. Ikaw, Joy, ha? Ayusin mo. Okay. Ang tanong niya po, ma'am, kailan pa niya makukuha yung bata? Sabi niyo kanina, mapapasa kanya din dahil anak niya naman talaga yun. Hindi kayo magkaka-interest dyan dahil matanda na kayo. Mag-antay lang siya. Hanggang kailan ho siya mag-aantay, madam? Yung ano, mag-usap sila ng aking anak. Hindi nga po, ma'am, hindi nga sila pwedeng mag-usap na dahil yung anak mo ay addict. Yes po, sir. Sarili niya pong ama, sinaksak niya po. Oh, yung mister mo, sinaksak niya. Po, tapos sir. Ngayon, ang gusto mong mangyari, pag-usapin sila ng anak mo, eh baka mamaya masaksak pa ito ng anak mo na addict. Hindi kami papayag. So ngayon, ulitin ko yung tanong, kailan niya makukuha yung kanyang baby? Pausapin ko muna po yung tatay niya. Nanay, wala kaming pakialam sa tatay nung bata. Kasi yung tatay ng bata, as far as we're concerned, he's dead. Ngayon, ang concern lang namin, ikaw bilang lola, I'm doing this as a courtesy to you, bilang paggalang po sa inyo, lola. Dahil nga po, kahit pa paano, napamahal na kayo sa bata dahil inalagaan nyo ito for a long, long time. So lola, sabi mo, ulitin ko for the last time, mag-antay-antay lang. Hanggang kailan siya mag-aantay? Ay, kausapin ko muna po, wala dito sarapan kasing anak ko, nasa kabilang bayan. Okay.
Kung ganon, mamaya po darating kami dyan, kukunin na po namin yung bata. Miss Relia Obregoso, social worker ng DSWD sa Cavite. Magandang tanghali po sa inyo, Ma'am Relia. Tanghali po. Ma'am, darating kami dyan para po hingi ng ayuda na makuha po yung anak nitong si Miss Mary Joy. Yung tatay po nito, biological father, is an addict. Nananaksak po, maging tatay niya, sinasaksak niya. Kunin na po namin sa tulong po ninyo at ng ating PNP. Okay, madam? Sige po. Salamat po, Madam Relia. Thank you namin po. Thank you po. So, Lola. Hello po. Darating po kami dyan, kasama po yung social worker, kasama po yung police, kasama po ito pong si Ma'am Mary Joy. At kami po ay labis-labis, nagpapasalamat po sa inyo sa mga ginawa niyong pag-aalaga, pag-aaruga sa bata. Okay, Lola? Ay, paano yun, sir? Pwede ba yung makadalaw yung ako at saka yung anak ko dyan? Ah, pwede naman. Ikaw pa, Lola. Pwede. Pero yung anak mo, hanggat hindi siya nakapag-rehab, hindi siya pwedeng dumalaw. Kasi baka mamaya kung ano pang magawa niya sa bata. Nirehab na yan po. Nirehab po siya pero ano po, hindi po natapos kasi po may sinupuntok po siya doon na kasamahan niya po. Oh, ma'am, narinig mo? Nagparehab siya pero hindi natapos dahil meron siyang sinuntok sa loob ng rehabilitation center. Napakasalbahe itong anak mo, Nay. Eh baka mamaya pag dumalo siya, baka masuntok niya itong si Mary Joy at masuntok niya yung kanyang anak. Hindi pwede, ako mismo, hindi papayag. Pero ikaw, welcome na welcome pa, di ba? Okay lang? Wala ko mismo sa akin. Okay, good. Sige po, Lola, darating kami dyan mamaya. Salamat po, Lola. Magandang tanghali po, ma'am. Ma'am, makukuha mo yan. 101%. Thank you po, sir. Saan ba yung bahay ni Lola? Doon po sa Nobelita, Cavite po, sir. Okay, sige, kunin natin mamaya. Thank you po, sir. Ingat po, ma'am. Darating. Yung anak mo, Joy, hindi ko tinatago yan. Ako pang nagtumatawag sa'yo, nagtitext, Joy, kausapin mo yung anak mo. Hindi ako konsentidira yan, na akin din yan. Naintindihan kita, ina din ako. Tinuring kita na tunay na anak, di ba, Joy? Ngayon din na lang ako sa ganito, buong mundo, pinahiya mo ako sa pagkatapos yung pagkalangin mo sa anak mo. Ayaw mo sibigay yung anak. Ayan ang anak mo, di ba, sa akin, sasaktan mo ko sanay ako sa sinasaktan. Kung nakita tayo nung Lunes, sinabi mo sa akin, may pahiram, okay, sa'yo na yan, para nakadalaw ako dun sa ospital. O, tingnan mo yan. Ayan, ibigay ko yan sa iyo. Madam, nabanggit po sa amin po ni Ma'am na nilayo niyo daw po, pinuntay sa po. Ganito po ang nangyayari. Oh, nasa Batangas po kami, hiniwalayan ako ng asawa ko. Sumaka ng barko, tapos hindi na umuwi sa akin. Kung anak niya ang problema niya, dapat kinuha niya muna ang anak niya sa akin para makapag-ano ako doon sa side ng aking asawa at saka anak. Ma'am, kasi ang nangyari, nabanggit po sa amin ni Madam na matagal niya na hong kinukuha, pero kayo ho, hindi niyo po binibigay sa kanya. Binibigay ko po. Hindi kaso po. Lang, lagi sa hospital po. Naku, Jojo, sinungaling ka. Nung umalis ka pa. Ikaw, ha? Last year po, gusto ko nang kunin yung bata. Sabi mo sa akin, sige, sabi niyo po sa akin, bayaran ko lahat ng pag-hospital. Opo. May tutusin, apo niyo po yun, di ba? Opo, kahit apo ko. Nasa dahil... side po ng lalaki, yung anak ko. Okay, accept ko yun. Sinasabi ko sa iyo, nga papabayaran kita. Dahil nga hanggang ngayon, utang ko yan kay Kamanting, nasa 75,000. Dahil wala akong hanap buhay, kapiling kong anak mo, naghanap buhay ko, nagbabarbecue ng ano ako. Kasi ma'am, lagi yan sa ospital eh. Na-aksidente po yung bata sa motor, dala po ng tatay. Munti ka na po mga samay, may masamang mangyari po sa bata kasi munti ka naman mapasukan po ng dugo. Dugo. Sabi niyo po, di ba, na pasitiskan niyo po yung bata dun sa hormigas? Pinasitiskan ko para maagapan. Sinisigurado ko lang, alam ko, nasisisihin ako kung anong mangyari sa bata. Pagkatapos yun, ma'am, nabanggit niyo na hindi binibigay sa inyo, ano nangyari? Hindi po kami niyan po sa hormigas, yung pag-out ko po galing trabaho, kasi hindi po ako pwede noon. Nagpaalam po ako sa supervisor, hindi po ako pinayagan. So, inintay ko pong mag-out po ng 5, tsaka mo nakita. Yun lang po yung last ko nakita yung anak ko noon. Nag-text po ako dati kay Jeric, sabi ko po, ta, pupunta ako dyan. Anong sabi ng anak nyo, magdala na ako ng kabaong. Hindi nyo po alam yan, hindi nyo sinabi ng anak nyo sa inyo. Wala ko sa inyo, dahil ginanyan ka siguro ng asawa mo, dahil pagpasok niya daw ng ano, ng kwarto daw, nakasilpi ka, nakahuban, nakabran, nakasilpi. Yan lang yun ang ano mo, ang kinakasama talaga mo.
Imbis na kukunin lang yung bata, walang problema. Sa mga pinagsasabi nyo, baka lalong lumala ang sitwasyon, ho. Ikaw ba may pala ka bang ihabla siya? Hindi. Oh, wala na, ho. Di ibig sabihin, pag-usapan na lang, ho, yung sa bata, hindi na yung kung saan-saan pa. Iyan niya po kasi. Dahil nalalang ang sitwasyon mo, eh. Kasi kung willing kayo, ibigay yung bata. Ayan ito na yung anak mo. Ayan ang apo. Tapos. Dapat kanina pagdating ko dyan, ayan ang anak ko. Alis na pa ako agad. Kasi ito masyadong madaldal eh. Sorry po kung ginawa ko po ito sa inyo. Sana po mapatawad at sana po maintindihan niyo po ako. Maraming salamat po. Sorry po talaga. Si God na lang ang kunanong para sa akin at para sa inyo. Wala ko dyan kasalanan. Tinukpo po ng anak mo. Tapos ganito pa. Kaya nga po naawa po ko sa inyo. May sakit po kayo sa puso, mi. Hindi nyo na po ano. Pinaya mo sa buong mundo. Natatakot din po ako sa mga anak-anak niyo. Sabi ko kanina sa iyo eh. Huwag kang matakot din. Hindi ako po, ilalo ko po si Jeric mi. Naku po. Lagi po kayo nagsasabi, ibibigay ko yung anak mo kay Jeric. Kasi alam niyo kung takot ako doon mi. Alam niyo po yun. Tama na. Alam niyo po na trauma ako dati sa ginawa ng anak niyo. Wala pong araw po na hindi po ako sinasaktan ng anak mo. Alam po ng kapitbahay, naririnig po nila doon mi. Muntikan na po akong itakin ng anak niyo. Alam niyo po yun kasi wala po kayo. Tuwing aalis ganun, natatakot ako. Lalo pa iniiwan niyo po yung anak ko. Ano na lang ho ang may papayo niyo ho dito kay Ma'am Mary Joy na bilang siya na po ang bagong mag-aalaga sa bata. At syempre, responsibilidad niya na ngayon dahil siya nang may hawak doon. Lagaan mo na lang mabuti. Hindi niyo ba pwedeng patawarin ng isa't isa lalo na, eto ma'am, kukunin niya yung bata. Eh syempre, mapapalayo rin ho sa inyo. Para na rin ho doon sa kapakanan ho ng bata, hindi ba pwede na both sides eh magkaayos na. Willing ka, Wajoy, nahiramin ko yung bata sa'yo kahit isang buwan dahil probinsya yun, di ba? Hindi ko yung talaga itatago sa'yo. Sa'yo yan. Paano kung hindi nyo binalik? Ibabalik ko yan. Ibabalik ko yan. Hindi yan maging akin. Mag-usap na lang po kayo pag dumating na yung oras niya. At ikaw naman, kung gusto mo para maganda ligtas ang iniisip mo, kung saan yung malapit na DSWD, pumunta kayo doon para gumawa kayo ng isang kasunduan. Kung sakaling hindi nyo ibalik, eh meron kang ebidensya, pruweba na maglalaban sa kanya. Siguro magtulong na lang kayo bilang naging guardian na nagpalaki at bilang nanay din. So pagtulungan na niyo na lang na mapalaki yung bata ng maayos. Basta below 7 years old, yung custody ay dapat dun sa ina. Ma'am, so ngayon ho, pwede na ho ba natin makuha si Erica? Pwede mo na siyang kunit at siguraduhin mo lang din yung kalagayan ng bata ay maayos. Letter lang yan na katunayan na dumulog siya sa barangay para kunin yung anak niya. Ngayon dito sa kasunduan naman na ilalagay natin, nagkasundo sa barangay ang dalawang panig na sina Mary Joy Dacino at Reyna Ferrer na ibigay ang bata na ligtas at nasa maayos na kalagayan sa kanyang nanay na si Mary Gaze. May salamat po. Welcome lang. Thank you.
Thank you po Sir Rapi sa pagbilis na po pag-action na makuha po yung anak ko. Natupad na rin po yung pinagdadasal ko na sana makuha ko po yung anak ko. Aalagaan ko pong mabuti itong bata at hindi ko po pababayaan. Sana po marami po kayong matulungan na katulad ko po. Maraming maraming salamat po.